Pero yung segregation, okay lang sa inyo. Kasi, of course, we're still in the middle of a pandemic. We are in the middle of this war and therefore po, pasensya na sa mga kababayan po natin. Expect nyo po na talagang medyo mahaba. Alam po natin, mainit po ang May 9. Lalas na sa, dito po tayo sa kalagitnaan ng init po ng panahon. But then, 6 o'clock po ang voting. Yung mga nakatatanda po, kalimitan. Yung mga lola ko dati, 5 o'clock pa lang sa mga ganyan, nakapila na. So maganda rin po siguro, lalo yung mga first-time voters, mga kabataan. Gising naman po na maaga, isang araw lang naman po ito. Para kahit paano, malamig pa ang panahon at makaboto kaagad po tayo. At ma'am, meron lang po akong paalala. Yung po mga boboto, huwag naman po mag-loiter pa, mag-marites pa po kasi yung iba. Pagkaboto sa presinto, paglabas, magmamarites, maghahanap ng makakakwentuhan, makakachismisan, doon pa magchichismisan sa loob ng polling place. Perhaps it's high time, pagkaboto po natin, uwi na lang po muna. COVID-19 po ang ating iwasan. At nakaboto naman po tayo kaysa doon pa tayo magkikwentuhan. This is a different situation right now. Hmm. At ito lang, dyan na po tayo. Commissioner... Go ahead. Ito talang, dyan na po tayo. Just very quickly, what else should people expect when they get to their polling places? Are there any new arrangements na medyo naiba sa mga dating nadatnan nila? Anything that they should anticipate para rin yung flow ng mga tao eh, mas maayos na rin? Okay po. Basta po, ngayon we would like to emphasize, clearly emphasize and reiterate, no need for vaccine card, no need for face shield. No need for RT-PCR test result. No need for antigen test result. So long as you are a registered voter and with the mask, you can vote. In fact, kahit po may symptoms ng COVID-19, maaari nga po may COVID-19 positive pa, but asymptomatic, o kahit nga po may COVID-19 pero nakalabas sa isolation facility for whatever reason, ay napalabas ng barangay, o kaya pinayagan makalabas sa isolation facility, we cannot do anything about that. Hindi na po namin kasalanan ng nakalabas yun, pero pabobotohin po namin because it is a constitutional right. Sir, ulitin lang po natin because it seems like a very, very important, and hindi naman po sa nagiging journalist tayo dito, pero nakakapraning talaga yung mga senaryo na ganyan. It's so easy for poll officers to say, or not even poll officers, it's so easy for anybody loitering there to say na, teka, dala mo ba vaccine card mo? Diba? Or na may RT-PCR ka pa, and it's so easy to dissuade people. Ulitin lang po natin, RT-PCR test, vaccine card, kahit wala kayo doon, pwede kang bumoto. Tama po. No need for all of these documents. No need to bring, or kahit meron ka na, to bring any of these documents. So long as you're a registered voter at may face mask. Face shield, likewise, no need to wear face shield. Face mask lang po, pwede na makaboto.